Handang-handa na tayo! Sinabang ng marami ang muli nating pagsugod ay Mr. Telly Babasa, ang numero unong kontrabida ng mga bida. Nako, kailangan is mag-ready tayo. Ngayon ay, ano? Ang tag dito, nakalimutan ko. Baka sakaling may mapipiga tayong mga pasabog. Magandang hapon, no? Si Mrs. Pagkari. Si Mrs. Hello. Ipan sa kanyang Mrs. Okay. Ayan, sa mga kaibigan, andito na naman si Parang Telly. Alam kong marami kayong magustong malaman sa kanya. Kaya, huwag kayong magkakakalas. Diyan lang kayo. Karang! Salamat, ha? Oo naman. Kung gusto mo akong interview nila ngayon, yung tungkol kay The Boy naman. Ay, eksakto, kasi mga kaibigan, ang talagang inihahanda ko, hindi na muna tayo kay FPJ, okay na si FPJ, pupunta tayo sa iba pang mga action stars na nakatrabaho niya. Oo, so, eksakto lang. Okay. Si Rudy Fernandez mismo. Ayun. Ang talagang nagtrabaho dyan kay The Boy. Alam mo ba na 3 times siguro ako nagtrabaho dyan at saka naging marshal kami na mo ni The Boy. Si The Boy kasi, naging pangulo ng KAPP, napakatagal na palaon. Siguro 12 years naging presidente si The Boy. Alam mo, pagka Pasko, tigitigi sa kaming barang Tagalog, lahat ng mga sikat na kontrabida. O, bigay ni Rudy. Pabuloso rin pala si Rudy. O, mabagsik si Rudy, tsaka magaling na presidente sa lahat. Number one. Tsaka si Rudy, madaling daingan pagka may problema ka. Sasabihin mo lang kay The Boy, Pangulo, may problema ako eh. Kamukha ng mga dali si Danny Labra, member namin kasi yan si Danny, yung maliit. Patay na rin siya, namatay na rin si Danny. Ano si Berting Labra? Yun ba si Berting Labra sa akin? Ako kayo pa kayo. Iba ba yun? Iba. Ewan ko kung mag-anak ni Kwan yun. Eh, ginamit mo si Lorna T. Oo naman. Kinala si Lorna T. Mga anak niya maliliit. Maliliit pa nung araw yun. Sinangayon, malaki na. Tsaka balbasarado. Pugi ka rin, no? Pugi ni Rudy Fernandez. Pero mas maganda lalaki si Manjer, si Fernando. Kung pinakamaganda lalaki na yun sa lahat. Siyempre, talaga. Lalo na nung kabataan, ano? Akala ko, pipisto kayo. Ayos na to! Okay na to! Si Kuya bumanag tagad, pero siyempre, meron tayong dalang regalo sa kanya. Ayan. Salamat, Robert. Meron tayong sugpo. Meron tayong alimango. Ako. Ano mo dyan? Sarap? Kuya, kaunting pang shopping. Sino naman? Sus Mario, si Robert. Sobra. Meron talaga magkakaibigan o pang shopping lang kaunti. And nakita ko, isa yung ating ano, isa yung parang paborito natin ng t-shirt na ito. Kasi yung suot niya noon. So, binili natin siya ng isa pa. Ayan. Sarang. Talaga naman. Exacto. Parang mahilig sa stripes. Ang talagang binigay sa akin ni Robert. Bert, maraming salamat sa'yo. Oo naman. Patutaw lang. Ikaw ang number one sa akin. Magpayaran. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Talaga namang ang dami naka-inla. Ay! Okay, may kukunan lang si Bossing at babalik kami. Okay, cut tayo. May pelikula pala siya nilalabas sa December. Sa December na, pangarap. Sa Phoenix? Sa Cuenca, Batangas. Anong title? Pangarap. Sino bida doon? Pinaiyak siya. Ayan yung mga ano niya. Si Archie Adamo, Romy Romulo, tsaka ako. Mga pelikula niya. Kaya lang ano lang itong... Indie. Oh, indie film. Ay, indie category. Mucha pa noon lang dito mga kaibigan. Ayan siya, oh. Anong papel? Rapist uli? Hindi! Umiiyak siya! Siya ay lolo! Drama naman nga yun, drama! Drama! Bandrama ako nga yun! Lolo talaga? Butsay ko niyata ang papalit kay Eddie Garcia pa! Salamat! Salamat! Ibang lasi si Robert talaga! Robert, maraming salamat si Robert pa! Walang buya! Kung ano man eh! Para doon, mas kumagata rin. Ayan o. Sibihan yung indie ha, iba pa yan. Ah, iba pa ito? Indie film yan. Hindi, indie film yan. Yan ang indie film. Oo. Dati hindi ka pa nag-post? Dati na yung pelikula yan. Hindi, hindi. Ngayon to. Bago to. Bago. Oo, ba't marunong ka pa?
Parang ayaw mong maniwala, ah. Parang duda, eh. Parang duda. Kasi ito ni Ana, eh. Dati na daw yan. Bravo. Binigay ni Juan, eh. Kasi sa ito mo, kahit ako, Robert. Patigyan ako ng t-shirt mo. Thank you. Gusto sa may nag-shoot, kuya. Sa kwenta. Sa bayan ng kumpare namin. Ah, pangarap. Malabag manage, Malabag Artist Management Center. Yun ang producer namin. Pero the best yun. Si Parang Ace, Malabag, ang galing yun. So you mean kuya, yan ay after na nang ma-shoot kita rito ng September? Oo. No, sinuting mo ako, di ba? Oh, interview mo ako. Pagkatapos nun, after 2 days yata, 3 days, nag-shooting na ako. Ayun, kinunta ka na ba? Marami palang blessing yung aming magtatagpo ni kuya. Sarap. Robert, maraming salamat sa iyo. Sa totoo lang, ikaw yata ang biyaya sa buhay ko, eh. Okay, so ngayon, pag-uusapan namin ni Kuya ang mga pinaka. Okay, mga pinaka. Okay, Kuya, naglista ako ng mga pinaka rito para meron tayong magkikwentuhan. Teka, meron ako rito kay Daboy, eh. Oo, meron ako dito. Ah, meron ko din yan? Meron din, eh. Na ano yan? Napili ko rin yun dati? Hindi. Nakalimutan ko ikaw, ang tagal na kasi, ang dami kong pelikula talaga, eh. Sa totoo lang, kay Rudy siguro nakagawa ko ng 3, kay Bong Rebillianin, kay Gistone siguro 3, Cynthia Laster. Oh, meron pa ako ng Cynthia Laster. Kailan niyo pa yung Cynthia Laster? Sa kasi ng Munli. Yung mga babae katatapa. Nakasama ko yung mga bata pa kayo. Lahat kayo, binabata ko pa. Bata pa kayo nung araw. Kasi nung araw, hindi lang ganito. Siguro, may mga movie ako ginawa nung araw, eh. Hindi ko, nagugulat nga ako pagka pinetext ko, pinapost ko. Andun ka pala? Andun pala ako, hindi ko alam. Oo. Sa sobrang dami na ako ng pelikula na ano. Hindi, totoo lang. Sa dami. Natutuwa nga ako dahil nakilala ko si Robert. Pwede ko nakilala si Robert. Ah, ano yan? Yung kay Rudy? Hindi, meron siya dito si Enwick. Ito. Sige, hanapin muna ate. Pwede mo may pasadyo sa ano mo. Okay, kuya. Tanong. Okay, mga ilan lang to. Sino pinakamaporma sa lahat ng action stars sa trabaho mo? Yung talagang maratingan sa dating cool na cool. Cool na cool si... Madamit. Si Kwan, si Senador. Lito David, Fernando Bo Jr. At saka si Rudy Fernandez the best yan. Gestonel Alcon. Okay yung mga yan. Isang ano nga pala kay FPG, hindi ko ito natanong nun, eh. Yung bang kanyang pagganyan, eh talagang kahit wala sa camera, ganun talaga siya? Oo, ganun talaga si manager. Talagang namamiwang nakagano'n niya, nakaganyan, ganyan ang forma mo. Ganyan talaga si Fernando Bo. Hindi. FPG. FPG. Kumpani Robert, eh. Ganun talaga tumawin si manager, At saka pagka galing na opisina yon, puporba yun ng gano'n, kumuha ng porba ni Robert, ng gano'n, ni Fernando Bo Jr. talaga. Tapos paglingo nun sa kaliwa, puta, makikita mo, diretso na sa kantin yun, nandun na kami, nakapila na kami lahat, naka-table-table na kami. Ngayon, hindi ka na pwede lumabas. Oo, hindi ka na makakalabas pagka nandun ka sa loob, at saka gusto ni Fernando Bo yun, pipiliin kayo. Tapos pagka sinabi niya, o ikaw, sasama sa akin. O ikaw, Telly, sasama ka sa sasakyan ko. Awa naman ng Diyos. 3 beses ako nakasama ni Fernando po sa inuman. Oh. Ito nga pala, common knowledge ito, eh. Among show, sa show, balitang showbiz, na malakas to talaga uminom sa FPJ. Malakas uminom. Yes! Oh! Malakas uminom talaga. Talagang San Miguel beer talaga yung pinsa nung araw. Ah, siya talaga ang endorser na, di ba? San Miguel yun, eh. Oo, batang San Miguel talaga yun, eh. Hindi talaga minum na ibang alak yun. So pagkainuman mo si FPJ, hindi ka makakatakas-takas, ano? Hindi ka makakatakas. Tsaka nung sinama ko sa labas niyan, 2 beses ako tulog, ha? Magigising na magigising si Telly. Gigisingin ako niyan. Maghihilot ako ng likod. Pagkatapos nung mahilot ang likod nun, babalik na naman yun sa upuan niya. Kung uminom yun, malamig talaga, prosin talaga. Oo, kalahati na kalahati. At saka yun, ang daming pulutan. Pero kutib lang ng kutib. Mga gano'n lang, kutib ko, kutso ko na yun sa lang. Oo, gano'n lang si Fernando Bo, eh. Ate, ano yan? Yung Ronald Gan, yung, ano, tawag mo pamagat niya yun. Ipinanganak na ang taong papatay sa'yo. Ah, ay, mga luma yung pelikula. Oo, mga luma, mga luma. Sige, panoorin natin mamaya ate yan. Pinaka!
soft-spoken. Siyempre, hindi naman lahat ng action stars. Minsan, on-screen lang kailang tapang at mga ano, di ba? Yung mga kayabangan. Pero, meron din siguro sa kanila mga soft-spoken at shy in person. Sino? Sa palagay mo? O sino nakita mong gano'n? Medyo, ano? Hindi yung nakikita natin sa scan. Hindi. Sa pinigula, makikita mo miski sa totoong buhay. Si manager lang ang the best. Number one talaga yung Fernando Bolli. Hindi, I mean yung in-person ay shy. Tahimik lang yun. Titignan ka lang ni manager. Miski si Daboy, ganun. Si Senador Rito Lapid, ganun din. Titignan ka lang. Kawabayan ka lang kung gano'ng galaw mo. Okay, kuya. Pinaka, barako, matapang doing his own stunts. Talagang kaya ko yan. Ibibitin lang, tatanungan. Kaya ko yan. Sino doon? Barako, aparang barako ako. Pagtanong. Si Dante Barona ang mga babagsik dyan. Buhay pa si Dante nasa Amerika. Oo, buhay pa yon. Ayun, ang galing ng mamang yon. Sa totoo lang. At saka humingi na advice yun sa kapwa niya mga instructor. Sa akin, as fight director, humingi sa akin ng payo yan. Sabi ko, manghingi ka rin sa iba. So, ina-advise na namin yan. Na ganito, na ganito. Kasi nung araw, nung bago tumalo niyo sa San Juanico, pag initsa mo yung beer, yung may lamang beer na tubig, bago dumating ng tubig yung bababasag yung tubig. Hindi, totoo lang yun. Miski si Dante Barona, nung pag-dive niya, kung dumab yun, di ito yung kuhan, lapag, di ba? Andyan yung mga tao. Doon pa sa taas siya, sa taas. Doon sa tuktok pa, doon tatalo niya ang unaulo. Pagtalo niya, pagpaganoon. Pagkatang malapit na sa tubig, alam ba ito ang tubig? Ito na siya. Saka dadad na ganun. Saka babalok to. Parang lumilipad. Parang lumilipad. Mataas talaga kuya yun? Mataas talaga. Mahirap talagang talunin. Mahirap talunin talaga yun. Siya lang yung atanong dun eh. Siya lang ang tumalo yun. Si Dante Barona. At saka magaling talaga yun. Oh, the best yun na stuntman. Sa pare-pareho kayo ng bigote ah. Ganyan si Barona. Oo. Hindi ka ba nag-ahit? Sa lahat ng movies mo, lagi kang may bigote. Lagi may bigote ako eh. Bigote lang, balbas sa radyo, mga kapatid ko eh. Sabi ko, tsaka mahabang buko nun. Sabi ko, sa mga kapatid ko, bakit artista ba kayo? Magaganda kayo lalaki, pero hindi naman kayo artista. Ay, wala kayong, wala kang kapatid na nakapasok sa ano? Wala, kahit sino, kahit mga anak ko eh. Wala, walang may gusto mga artista. Walang may hilig. Ay, ang gaganda ng mga anak ko, tsaka magaganda lalaki. Bukod kay LPJ, sino pinakagalat niya? Next in line kay LPJ. Yung pinaka... Okay. Mahiling mag-ablo. Si Philip Salvador, si Bong Revilla, mahiling mag-abot yung mga yan. Si Tatay Ramon Revilla Senior, nakatrabaho niya rin? Nakatrabaho ko nung araw yun, dalawang pelikula lang ginawa ko rin, ayaw ko rin. Bakit? Basta ayaw ko lang. Seryoso, may mga ganun na o. Prangkahan lang. Pero kung ano, kung kaya ng mga big stars na parang ayaw ko sa'yo, eh di may karapatan din ang bawat isa. Parang ayaw ko rin sa kanya. May mga ganun naman talaga. Parang nababais mo. Parang, Basta ayaw ko sa kanya, ganun. Basta mas gusto ko yung anak niya. At talaga. Si Senador. Dabes yun. Si Bong. Galing nun. Si Pogi. Ang galing nun. At saka, yun, siguro nakaano na pinigula ko sa kanya. Kay Bong. Kay Senior Juan, siguro dalawa lang. Ayoko na. Mas okay sa akin si Bong, ha? Mas okay sa akin si Bong. Talagang hari ng chicks, ano? Kasi isusunod ko sa'yo ng tanong, sino pinaka may mano sa chicks? Walang tatanong kay Ramon Revilla Junior yata. Kay Ramon Revilla Senior yata, ano? Siya talaga, ano? Talagay ko. Dami, ano? Sino sa mga action stars na yan? Maliban kay FPJ, yung talagang na-starstruck, ha? Pag tingin mong ganyan, eh. Ang star na star at isa-sana makasama ako sa pelikula nito. Talagang hinahangaan ko talaga. Yung ganun. Talagang na ganun ka talaga. Starstruck ka. Noong una mo makita. Wala ako. Kay Juan. Kay... Wala eh. Si Senador, si Lito Lapid, si Bong, si Da Boy. Magagaling yung mga yun talaga. Talagang brusko ko talagang dating niya. At saka magagaling sumuntok talaga. Ang mukha ni Manager, si Da Boy, si Senador, Lito Lapid, si Bong, si Justone, magagaling talaga sila. Ay, may tanong! Sa comment section, talaga raw ba ganong kabilis sumuntok si FPJ na sunod-sunod rapido? Totoo talaga yun.
At saka pagka tinamakad ni manager talaga sa sikmura o sa dibdib, talaga ako, tuyo ala away ko. Naniniwala sila sa akin kasi totoo naman ang sinasabi ko at saka si dad ko hindi ako pwede magsinungaling. Sa totoo lang, si Fernando po ang the best sa lahat. Napakagaling na tao ng mamang yan. Sa akin, pamapangalo sa akin si Rudy Fernandez ha. Sa akin ha. Tapos sina Senador, sina Lito Lapid, Bongo Rivilla, sina Gestone Alarcon, yan, sina Ronald Gan, mga galanta sila pero number one na galante sa lahat, si manager. Okay talaga siya. Ang daming hangas sa inyong katawan na namimaintain pa rin daw. Nababasa yung mga comments. How do you maintain your body, bossing? Every other day, apat na beses ako pinag-workout ni mami ng... Yan yung dumbbell ko. Alam mo yung dumbbell ko, pounds yun, yung maliit, yung malaki. Yan, pounds yan. Pero yung isa, kilos yan. Kilos. Oo, sa Malaysia ko binili yan eh. So talaga, ginagawa ni sir na maging ayos sa kanyang katawan. Puro talking lang. Si mami eh, the best siya mami ko. Robert, maraming salamat para dito sa... Oo naman eh, hindi lang pati. Hindi, totoo lang. Iba ka, Robert, ibang-iba ka. Ganon. Okay, Tito, Kuya, personal, your biggest role. Na masasabi mong pinakamalaking role na nakuha mo? Kay manager din, kasi si manager nagbigay sa akin ng break, tsaka si Mandolfi. Si Mandolfi, the best din. Napakagaling na tao din, Mandolfi. Ano? Okay. Si Director Eddie Garcia, salbahe naman yun. Pagka sinistema ka nun, talagang ayaw nung makikipag-usap sa iyo, halimbawa. Ang gusto ng pag-usapan ko, ito lang ang pag-uusapan natin. Wala nang iba pa. Kamukha ni Eddie Garcia, marami akong natutunan kay Eddie. Like ng pagsisigarilyo. Pagka gusto mo. Pag ayaw mo, ayaw mo. Kasi kailangan ng katawan natin yan eh. O, parang hindi na ni Garcia si Eddie. Oo, si Eddie. Pagka gusto mo ni Garcia, alam mo, taon yun. Taon mo sinisigarilyo doon? Pagkatapos, gusto magsigarilyo, sunod-sunod magsigarilyo si Eddie. Maya-maya din yun. Pagka gusto lang niya, pagka ayaw niya, ititigil niya, walang pwedeng pumigil sa kanya. Tandaan mo, tele babasa ha, yung gusto mo, yung ayaw mo, ayaw mo. Ganun ka lang. Mamanak sa akin kasi mas matanda ko sa Diyama. Tsaka ang ganda ng katawan, di ba? Oo, iba klase yung Eddie Garcia. Hindi ba na pinangarap na maging big star? Ay, kapatid kong panganay. Maganda. Gusto kong makita. Maganda kong umaga po. Maris at Imali. Maganda kong umaga po. Nung ako'y medyo bata-bata pa, ay napapanood ko kayo sa mga pelikula. Salamat po. Salamat po. Namit mo na. Salamat po. Tulad po kayo. Nung ako'y medyo bata-bata pa, ay napapanood ko kayo sa mga pelikula. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Namit mo na. Dito salamat po. Upo kayo po kayo. Okay dito sa tabi ko. Okay. Yan. At ilang taon na kayo? 76 na ho ako. 76 na pala tisay. 76 na pala. Respect. Oo. Kuya, tuloy kayo bang tanong. Dream role na hindi mo nakuha, na gusto mo saan ng nagawa? Hindi, kamukha nung araw. Kasi ayaw na ayaw ko umiyak. Sa totoo lang, ayaw ko umiyak kasi hindi naman ako mangiyak eh. So, gusto ko, sabi ko nga sa mga artista, sa mga bata, mas mahirap mag-routine kaysa mag-dialogue. Ang dialogue ang dali eh, pero routine napakahirap kasi minimorya mo rin ng number. Pagka nagkamali ka, makatama ka na, ikaw na tamaan ng bida, huwag lang ikaw makakatama sa bida. Kasi pag ikaw nakatama sa bida, counter-bida ka, o guns ka, o kung ano ka, tumama ka sa bida, wala ka na buhay. And then, miskin nung araw pa. May natama ka ng bida? Wala naman ako tinamaan ng bida. Oh, buti naman. Mawala ng Diyos. Ay, salamat. Dinumero ang galaw niya eh, kaya alam mo talagang professional. Oo, talaga. Okay. Director na namura ka!
bata pa ng director, kaya konting mali mo. Hindi, nung araw, Madam, si Juan, Celson Castillo. Mabunga nga yun. Oo, mabunga nga yun. Patay na lang kayo. Patay na kasi, pero the best yun. Oo, oh, magaling yun. Sasabihin ni Celson Castillo, bakit tumawa ka? Bakit ngumiti ka? Take to natin. Ngumiti ka lang, ha? Direk, napangiti ako eh. Bakit kang umiti? Gagawin niyo ni Celson. Bakit kang umiti? Ah, kuya, dito tayo sa ano. Siyempre, lahat may mga tao nagkakamali, di ba? Sa pag-artist, isang pagganap ng role, meron kang nagawang mistake na talaga hanggang ngayon hindi mo makalimutan at napahiya ka. Wala kang natatandaan. Hindi yan, ma'am. Kay Director Pio yung in-check yun sa kay Cintia Laster. Ano yung eksena yan? Sa iyong homo. Nasipa mo sa muso si Cintia Laster? Oo, Cintia Laster, Gestone Alarcon, Amida. Ano eksena? Sa iyong Hong Kong, sa akin ng Manila. Parang ganun. Ngayon, ang sabi sa akin ni Direk, Telly, iyak ka rito. Ay, hindi ako mapaiyak talaga. So, hindi ko makalimutan yun, miski sa dubbing. Hindi ko kaya i-dub. Hindi medyo napahiya ka. Oo, totoo lang. Napahiya ko. Hindi ako makaarte, hindi ako makagalaw. Pero mo, babaralan ako ni Juan, iyak ka dito, Telly. Hindi ako makaiyak. Hindi ako makaiyak talaga. At saka, sa dubbing. Hindi ko kaya eh. Ewan ko. Ay, pero yung ginawa niyong pelikulo ngayon, pinaiyak kayo ngayon, no? Oo, oh, yung ngayon, yung pangarap. Kay Kwa sa Malabag, Malabag Artist Management Center. Mga indipin, no? Anong title, kuya, ng bago mong ano? Para mapanood natin sa kanila. Pangarap. Pangarap ang title. Ngayon, Metro Manila Film Festival sa ano indie film category. Oo. Oh. Iiyak ako dyan. Pinaiyak ako ni Director Choi Torres. Ang galing yung director na yun. So, nag-kukuryo kayo ng mga action sequences? Oo, kasi fight director ako eh. Ah, talaga? Oo, nagpa-fight director ako eh. Kay Juan, nung araw, kay manager eh, sabi ni Fernando po, bigyan mo nga narutin niya mga yan, lahat ng PBA player nung araw, sina Benji Parasa, sina... Lahat ng PBA natin nung araw, si Natuades, buhay pa si Natuades nung araw. Binigyan ko na routine yung mga yan, binigyan ko ng pahitsin. Malang bakit hindi kayo mo kasi may bata ako. Hindi bali yung bata. Iyo, hindi ka rito. Malikot. Sige po, diretsin yung muna yung kwento. Kuya, pinakamalaki yung ano, talent fee na receive mo. Ay, kay Fernando Bo Jr. Si Fernando Bo Jr. kasi kung magdagdag, 1,000 na 1,000. Misan, 505, sasabihin sa'yo ni manager, Telly, 500 ka lang muna uli dito. O 1,000 ka dito. Ang huli kong pinirula kay Fernando ko, yung partner, yung si Efren Bata. Oo. Pinitsurahan ako isang araw lang. Telly, pagkatapos na shooting, sabi sa akin ni manager, Telly, kunin mo na yung pera mo dumamaya, ha? Abiyanis mo yun eh. Kasi kahit magbaha doon, kahit nalapas na akong baha, basta pumunta ka na opisina, makukuha mo yung pera mo, hindi pwedeng hindi. Alam nila yung, alam na nagpapasaw doon. Mm. Ibang klase yung mama, yung iba, kamukha ni Rudy Fernandez, nabungkaliwaan yung mga yun eh. Mm. Eh, nung araw, pagka gusto kang kuhanin nila, kamukha ni Fernando Po Jr., tumagpaswelte yan tuwing Biyernes. Pero yung wala sablay, sa totoo lang, napakagaling na tao ni si Fernando Po. Pagka sinabi na mo, susweldo ka, hindi pwedeng hindi ka susweldo, susweldo ka talaga. Sina Bong Revilla, puro kaliwaan yun, Robert. Puro kaliwaan sila. Okay lang, kasi nauso nung araw ang kaliwaan eh. Basta cheque naman ni Fernando Po Jr., kahit cheque lang, nag-aagawang pa yung magpapalit. Oo, nag-aagawang pa. Kinyo niyan, kay manager, akin na. Una sila. Ay, the best kasi pagka-firman Fernando Po Jr., number one, nakakabuta. Palit ka agad. Kay the boy. So, check yung bayad sa inyo? Misan. Pagka-kuha, una sila lang papapalit. Nung araw, uso-uso yun eh. Pagka-check ang binayad sa iyo, papapalit na muna 20%, 10%, 5%, mga ganon. Pero doon sa kuha kay manager, 5% lang, pero unahan sila. Nakaranas ka na bumalik, FBJ. Hindi ka. Balik talaga ka sa advance. Baka may tanong kayo, dalawang ano? Dalawang guwapo. Wala ang tanong sa Dexter. Wala ka pong may tatanong? May tanong kay Kuya Telly. Medyo nakakatawa. Dahil kasi may napanood ako kay Kuya Telly na nagalaw yung kanya ano eh.
Ay, ginagalaw na to. Yung dibdib. Baka ngayon, kung baka kaya pa. Ginagalaw. Parang minapanood ako ng pelikula na ginagalaw. Ginagalaw, ginagalaw ng dibdib. Ay, to, ay, ano gari? Apo? Hindi, anak ko yan. Ay, kagwa po ah! Si FPJ yan. Ani nung talaga dyan si Manny dyan. Si Ani nung talaga nun. Sino? Si FPJ? Si Ronald. Ay, Pasko na ikan na lang kapupunta kay Grace po! Si sino lahat pa ni Grace po yan? Talaga? Ay, sino mga artistang ninong-ninong ng iyong mga anak? Si FPJ lang? Si FPJ lang. Talaga solid eh. At saka si Kwai, isa pang kontrabida rin, si Ray. Hmm. Si Ray at saka si Alex. Pero Ray Bihar, the best yun. Malaki tao bata ni Kwan yun, ni Ronnie Ricketts. Si Director Ronnie Ricketts, okay din siya. Magaling na artista. Magaling din director. Pero, at saka magaling magpagalaw ng tao. Kasi siguro, kundi lima, anim din na nagawa ko kay Ronnie Ricketts. Magaling yung Ray Bihar. Ang dami nga nag-i-request sa atin na makapanayam pa ng ibang mga kontrabida, mga dating actors. Actors! Wala kang matatanda, nakikilala na pwede natin bisitain. Pwede kang bisitain. Daddy, invite ko sila, sila paring Ray, si Ray. Si Ray Bihar, kaya lang, sa Asia City nakatira yun eh. Malayo eh. Oh, oh. Si Kwan, sa Paco nakatira, si Alex Tunana. O sige ate, kasi pa Maynila kami ngayon, baka ka bumialam si Kuya, hindi pwede kong kontakin. Hindi ko alam ang telepono ni Kwan, hindi ko alam ako ni paring Ray. Teka, sandali. Humingi ng tanong sa atin. Gusto humingi ako ng tulong para naubusan ako ng tanong. Ano ito eh, hindi ba uubusan? Hindi, kay The Boy, hindi mo pa na-opisyan yung kay Rudy Fernandez eh. Mm. Si Rudy Fernandez, naging presidente namin ng KAPP yan, nung araw. Tapos, isa kami, 25 tao yata kami na pinili niya. Namimili yan si Rudy. Pagka ayaw ka niya, ayaw ka din niya. Para si aral kasi kay manager yan eh. Kasi si Fernando Boy Jr. nung araw, ang pwede na sumalubong sa kanya lahat ng opisyal na Juan. Siya, sina Robin Padilla, sina Rudy Fernandez. Lahat yan, sasalubong si Fernando po. Walang ibang gumagawa nun kundi si Daboy lang, yung presidente. At saka, nilalaki na respeto nila kay Fernando Po Jr. Ibang-ibang King talaga. King talaga. Iba talaga yung Fernando Po Jr. Pagka, dating niya ng sa Olympic, dadating yon. O kaya sina Dolphy, sina Edgar. Sina Dolphy, sina Edgar sa tatlo, apat ang nasa lubong eh. Mga ganun eh. Pero Fernando Boy Jr. lahat, importante yung tao kasi yan eh. Iahatid doon sa upuan, ganun pagkatapos. Ganun lang si Fernando Boy. Pagka naglalaro wala ba sa FPJ, naglalaro yun, hindi mo pwedeng kunin. Ibang klase yung manager. Oo, ibang klase yun. Ay kuya, pag may mga kissing scene, talagang ano, private yun, hindi pinapanood sa inyo. For example, sa puno sila kahalikan, outdoor, alis muna mga tao or diretso lang? Hindi, alis yan mga tao. Siguro mga pinakamarami na ang anim na tao sa mga halikan, mga bedsheet. Pinakamarami na yung anim na tao. Yung producer, yung director, yung assistant, yung cameraman. Yun lang. So yung... hindi ka nagkaroon ng eksami kahalikan? Wala, no? Sino? Wala. Ay, nang re-rape kayo, hindi ko nangahabol ko sa mga ilog ng mga babae. Oo. Oo, puro gano'n, puro gano'n. Puro mga bandido! Oo. Pero, alam mo ba na pagka mahina ka sa director mo, hindi ka pwede ma-rape o ano. Basta ka lang, malakas ka sa director mo, tsaka bata ka ng director mo, bata ka ng producer, bata ka ng assistant. Pagka hindi ka bata nila, hindi ka pwede ma-rape kahit na. Kasi ang mga bidang babae, namimili yan eh. So nakaranas kayo ng nagsabing director na ko, sino ang gustong gumanap dito, rapist? Walang ganun. Walang ganun. Walang pinipili ng bidang babae yun. Pero pagka kahilera ko, awa naman ng Diyos, palagi, hop, si Telly, si Kuya Telly ang gusto ko. Kasi ako, sa totoo lang, Kuya Telly, huwag mo akong haligan ng matagal sa labi ah. Daan lang. Daan lang. Kaya. Tapos nagdadaing ako nung panahon ni Alma Moreno. Sabi ko, direct, puta, nasa alay pala ako, dadating ng bida, di patay ka agad ako. Patay ka agad ako, pare. Biro mo. Nasa alay pala. Dadating ka agad ng bida. Nasa alay pala ako, nahalik ka, nakakita.
Dumating na yung bida. Dadating na yung bida, patay ka na. Dito, final ano, kung irarank mo yung pinakamasarap makatrabaho, FPJ number 1, Rudy Fernandez, according to you, is your number 2. Sino ang pangatlo? Sa akin ang pangatlo, isa lang. Di pwedeng tie. Number 4 na, o. Oh. Oo. 3, 4. Hindi ko kailangan ng 4, 5. Kailangan ko yung number 3. Magpipil safe yata sa kuya. Okay, sige, wag na. Magtatangko. Wag na, okay. Kung mga tatlo, okay lang. Sino tatlo? Triple tie or ano? Sino yung pangatlo dapat? Sa akin, si Juan eh. Si, kundi si Bong, si Rudy. Hindi, si Rudy nga number 2 eh. Number 2 si Rudy. So, sino yung pangatlo? Sa pinakamasarap makatrabaho sa pangkalahatan. Kung hindi si Lito Lapid, si Bong Rivilla. Ayun, so mahalin sa dalawang yan. Yung dalawang yan. Okay. So kuya, maraming salamat. Ano ka muna sa mga ano natin? Mga fans mo! Salamat na marami po sa panood yung ano, napakalaki ng utang na loob ko kay Robert. Kasi si Robert ang nagbigay sa akin ng sistema para lalo kong gumanda. Maraming salamat po sa inyo lahat. At sana, manoodili kayo. Promote po, may bago kayong pelikula. May pelikula pala ako, yung bago. Umiyak ako rin, ha? Si Choi Torres ang director namin. Ang galing na director nun. Presidente ang mga kapatid ko rin, si Romy Romulo at si Archie Adamo. Ang title nung pelikula, Pangarap. Pangarap po, pangarap. Ayun, tatlo ulit pa yan ha. Okay kuya, maraming salamat. Salamat din sa inyo. Chat tayo mamaya at baka meron siyang may refer sa atin ng mga character actors natin na pwede natin puntahan. So mag-chat kami mamaya, huwag kayong mag-alala. So thank you kuya. This is your friend Roberto saying, Arigo Dugo Semas, mabuhay lahat ng Pinoy's sa mga sulok ng world. Robotology pa more and more and more. Thank you! Salamat na maraming sa Roberto. Maraming salamat sa inyo.